Kung kayo po ay nangangailangan, pakitawag nyo lang po. At meron po tayong rescue operation center dito na siya pong nagpo-coordinate itong ating mga rescue operations. Sa mga oras po na ito, ang naitala pa lang po na casualty ay isa po. Ito ay dalawang taong gulang na bata, babae, dito sa Bagong Silang, Quezon City, na naiulat, na nalunod po. Meron pong dalawang inuulat, ngunit hindi pa po natin nakoconfirm ito at sumusunod naman tayo sa protocols. Once this is validated and confirmed, iuulat po natin. Sa ngayon, walang official na ulat ka rito. So sa ngayon po, isa po yung naitatala natin na casualty. Sa ibang mga probinsya at ibang mga lugar, wala naman pong naitala na ganon. At ang sitwasyon naman po natin, merong isang landslide na iulat dito sa Antipolo kaninang umaga. At yun naman po ay kakyat na binigyan ng ayuda ng ating lokal na pamahalaan at ating mga rescue responders. May mga nakaantabay na rin po yung iba pong mga rescue no, operators natin at nasa staging areas na po sila. Kaya ang kailangan na po abiso. Ngunit maliban sa hindi naman po tayo naghihintay lang ng abiso, meron na rin po mga nag-iikot ng mga kasamahan natin na inaalam kung saan pa ibang lugar na nangangailangan ng tulong at rescue. So, yun pong ating mga dam, atin din pong inaabangan at binabantayan dahil sa ulat po kanina, yung mga nagbukas po ay yung Ipo Dam. Ang Binga po, nagbukas din po ng dalawang gate at ang Magat po, nagbukas din po. Ngunit ito naman ay nabigyan na ng babala yung ating mga pamahalaan kung saan dadaan po itong mga tubig na posibleng dadaanan na posibleng magkaroon ng baha. Meron pa rin po tayong mga flooding and landslide warnings lalo na po ron sa mga lugar na kung saan na nakakaranas ng malakas na ulan at ngunit sa bahaging Central Luzon, Northern Luzon, wala pa naman pong naiulat, ngunit naka-alerto na po sila at naka-posisyon na rin po yung kanilang mga rescue equipment. So, yan po ang mga ulat po natin. Ang ating pong mga, para sa kaalaman na po ng ating mga mamamayan, yun pong mga ating mga relief operators ay naka-preposition na rin po at anytime po, kung hindi ako nagkakamay sa mga oras na to, tumutulong na rin po sa pagbibigay ng mga relief items. Ang isang panawagan po natin kung meron po tayong alam ng mga nagsilikas ng mga mamamayan natin na hindi sa tinatawag natin formal evacuation areas at nangangailangan po ng mga relief items, paalam lang po natin sa ating mga barangay officials at kagyat po ito ay ating padadalhan ng mga tulong. So, yan po muna ang ating iulat. Kung meron po tayong mga katanungan, samantalang hinihintay po natin yung report na napag-asa. Anong harvest ngayon? Sa mga oras po na ito, ang mga asarya sa ulat po sa amin, yung baha ng mga medyo matindi na ay itong lugar po dito sa Marikina, along the Marikina River, lalo na po sa lugar doon sa may area ng Tumana, yung kapaligiran noon. Barangay Tumana, dito po sa Tatalon area na tumaas na rin po yung tubig. May mga ulat din po dito sa may Marikina Valley area, yung mga subdivisions doon. At ang so far yun po ang mga area na ating ano. Yung papapala, yung isang aspeto pa, yung ating La Mesa Dam, ay mula kaninang umaga, ay naabot na rin yung spill, water spill. Kaya atin din pong binabantayan yung Tulyahan River. At nagpabigay alam na kanina, umaga pa, na yung mga naninirahan along dito mag-safety na po. Ayan na tumaas yung tubig. At dahil nga rito sa tubig ulan, baka posibleng mabilis ang pag-akyat ng tubig. Hindi po natin masabi na the same gravity ano dahil mas extensive yung inabot ng tubig baha ng Ondoy. Ngayon po itong mga kababayan natin sa Marikina, ang sinasabi nga po ay halos pareho na yung taas ng tubig.
kasi ito dahil nga po ito nasa river basin, kaya yung mga tubig ulan po na nanggagaling sa bundok na siyang rumaraga sa pababa ngayon, eh ganun din po. Ang diferensya po ng undoy, mas malawak ang inabot ng mga tubig na baha na inaabot. Kasi gaya po ngayon, alam naman natin na yung lugar po nung nakainta Pasig, talagang tinamaan ng gusto ng undoy. Pero ito ngayon, hanggang sa mga oras na to, wala pa po tayong nakuhang ulat na ganun katindi na pagbabaha doon sa mga lugar na yon. Pero pinapacheck pa rin po natin, nagpapadala po tayo ng mga kasamahan natin just to be sure na kung anong mga lugar doon sa areas na yun na traditionally binabaha, malalaman natin kung binabaha rin. Mamaya po siguro maipaliwanag sa atin ang ating mga scientists yung scientific matters ng diferensya po ng undoy tsaka ito ngayon. Ngunit paalala lang po, huwag po tayong maging kumpiyansa, sabihin natin mas mahina to sa undoy dahil mas mabuti na hunay nakakasiguro tayo. Kahit po tumigil na yung ulan mamayang gabi, ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan, huwag munang kampante kasi posible po na yung mga tubig na nandun na naibuhos sa mga bundok ay siya palang mag-uumpisang bumaba sa mga ilog natin. So, huwag po muna tayong mag... basta na lang. Kevin? Po natin ginawa pa ito. At siguro lang po, ang sabi po sa atin ng pag-asa, type nga po, heavy to intense to. Kaya... Edwin! Heavy to intense to heavy. Kaya tuloy-tuloy po ang mamatsag po natin. Kung mga kabayan natin na tama na at wala pong nakikita ng viewers po natin, i-bipin yung mga cellphone para direkta na po kayo sumawag dito kung kailangan para matugunan natin yan. Hindi naman po natukot. Ang sitwasyon po natin ngayon, may mga technical difficulties na sinasabi ko. Kunyari, dahil kunyari gaya po doon sa area ng Tatalon, nagpadala pa ang unit tato. Edwin, nagkakaroon ng problema sa komunikasyon. Partner? Anya ka, Edwin? Yes. Meron na pong dalawang amphibian truck sa area na yon. At tinitingnan lang po at sinisiguro din muna natin kasi minsan kailangan po sigurado yung paggalaw ng ating mga amphibian truck kasi nga sa lalim na rin ng tubig hindi maiwasan po minsan may mga kababayan tayo may mga sinasakyan na palut hindi na po yung agos sa grass. Siguro, alright, natutok, parang nasabi niya na yung gist, yes. Ni Undersecretary Pama. Hmm. Abangan natin siguro, Edwin, yung susunod, which is pag-aabangan na nagkakamali. Edwin, pakirekap mo ka. Medyo naglulukoy yung signal niya. Hmm. Okay. Edwin, mahalaga yung paalala ni Secretary Pama, partner, right. Na hindi tayo pwedeng magpakakampante kahit tumigil sa ulan, ano, Edwin? Yung huling part, Edwin, ano sinasabi niya yung sa tanong, itong medyo nagpa-fluctuate ng signal? Even, nalalaman lang ako, lalabas na. Lalabas ka. Kasi alam mo, partner, tama rin yung sinabi ni Gilong Pama, yung wag niyong i-compare, hindi, mababa ang tubig dito, hindi kagaya ng undoy at yung habagat, wag po tayo magtiwala, dahil again, kagaya yung sinabi rin ni Secretary Rojas kanina, yung mga nag-accumulate sa bundok na tubig, mamaya ang kababayan. Edwin, go ahead. Yes. Tama yung sinasabi ni Yusek Pama. Actually, yun yung kanilang pinauulit-ulit ngayon na sa mga ating mga kababayan bilang advisory na huwag maging kampante na hindi forget kasi till dito ng pagyong undoy. Dahil may mga kababayan tayo na kinukumpara na, lalo na yung mga taga-Marikina, kinukumpara kayo ito kay pagyong kay undoy. Wow. Pero bagamat hindi siya katulad na ganun, na hindi siya ganun katindi, no? Ay huwag na maging kampante dahil yun nga yung sinasabi na mamaya-maya o hindi natin masahat kung kailan talaga yung mga tubig na naikot sa buong mga kabundukan bababa at pababa yan. So yung isa rin ang dadaanan yan. Magagaling sa mga mababang sa lugar, diretso yan sa mga mababang lugar. At saka yung impact nun, na pag nagsabay-sabay yung tubig, malakas ang impact nun.
Iba-iba yung paggagalingan ng mga matatanda right. Lugar na yan at makikita-kita sa ilang tributaries, lalo na din sa Metro Manila, kapag ikaw ay itiligas ka na, halimbawa nakapila ka sa estero, isang mamamang lugo, isang mamamang lugar, at bumalik ka na dahil tumigil na yung ulan. Right. Eh kung magsabay-sabay, yung pagdating ng ng tubig, oh, wala ka mga matatanda lugar, yun ang kanilang ikinakamahala. Matindi ron, kapag yan ay rumagasa ng 10 oras ng gabi. Nako? Yung natutulog pa rin. Diba? Grabe, grabe, napakalakas na namin. Nasa labas ako ng ano, nandito ako sa labas Aguinaldo. Ng NTRRC. Oo, nasa labas lang ako sa ng NTRRC. Grabe yung hangin. Yun ang ako. Pati yung ulan, hindi pa rin tumitigil talaga. Siya pala kanina, hindi ko nakitang tumila ito. May pagkakataon na nagiging para ang bulak. Pero hindi tumigil talaga na tali yung walang bumabot. Hindi na pwede ko dito sa bahay eh. Parang inaabang ako kung talagang hihinto. Hindi. Baka sakali. Hindi siya humihinto. Hindi siya humihinto. Ayan oh, kung naririnig niyo yung hangin. Naririnig ko. Kumapalo. Ayun. May lumagsak ng gamit dito. Yung kanina, yung sabi kong interested ako malaman yung kakaibang katangian ng Mario. May binanggit kanina si Yusek Bama yung sinasabi niya na parang ang kakaiba yung paghikot niya nung yung hanging habagat na partner na nagpaparami ng ulan, ano? Parang yun din ang nakikita ang kakaiba ng mga scientists na ito ay may dalang maraming ulan. So may kakaibang behavior ito. Yun ang matindi kasi itong si Mario ay nasa Cagayan area. Nasa dagat Pacifico yan. Iniikot niya sa West Monsoon. Ibig sabihin, nanggagaling dito sa western part itong habagat. Saan yan yung maapal na ulap na yan na may daladalang matinding pagbuhos ng ulan, daya ang dadaanan. Kaya tulad yan, Metro Manila, Pacquiao yan. Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Northern Luzon, pati itong Cagayan provinces. Kaya nararanasan nga ngayon yung matinding pagbuhos ng ulan. Pagkawag pwede natin sabihin na dahil sa bagyong Mario ito, yung habagat ang nagpapalala. Yes, kasi, alam natin kapag bagyo ang medyo nahahighlight dyan, partner, yung hangin eh. Yeah. Diba? Pagka, ito, bagyo, pero kailangan maintindihan natin yan na yung paghigop na parang kakaiba sa hangin habagat, yung sa tindi ng ulan, partner Edwin. Tama, oo. Kasi nga, naka-ipon rin ang maraming tubig itong hanging habagat. Dahil galing yan sa Philippines. Samantalang itong, so,